May nahandang topic po si Doc Lisa para sa inyo, para sa urinary tract infection, masakit umihi, binabalisaw-saw, kung lalaki man o babae. Doc Lisa? Yes, magbibigay ako ng mga paraan para tanggalin ang UTI kung nasa bahay kayo. Alam nyo ba na 90% ng UTI ay dahil sa E. coli, bacteria ito mula sa puwitan? Ano ang sintomas? Masakit na pag-ihi, parang nakakapaso pag umihi. Number 2, mapulang ihi o malabo at maamoy. Number 3, maaaring sumakit ang tiyan. Sa mga seniors, may mga dagdag silang sintomas. Nagsusuka, nalilito, hirap huminga, yung iba inuubo. Tapos meron ding lagnat at pagkakaroon ng ginaw o chills. Ngayon, kailangan gamutin ang UTI kasi nauuwi ito sa sakit sa bato o bato sa bato, o kaya naman nagkakaroon ng incontinence o hindi makapagpigil, lalo na yung mga nagmenopause na nakababaihan. Hindi mapigil yung ihi, pag-ihi, lumalabas. Oo. Incontinence sa mga nagmenopause na women. Ngayon, ano ang tips natin sa bahay? Siyempre, number one, dagdagan natin yung iniinom nating tubig sa loob ng 24 na oras. Hindi yung kung kailan lang maisipan, biglang iinom ng 3 basong tubig. Mas maganda ho sana kada oras ay umiinom tayo ng isang maliit na baso ng tubig. Ang target natin sa akin na pag may UTI, mga 10 to 12 glasses sa isang araw. Halos 3 litro. So pagising sa umaga, isang baso, after 1 to 2 hours, kalahating baso, isang baso, bago matulog. Basta ang goal mo, yung ihi mo malinaw. Tsaka pag may UTI, may amoy yan eh. Parang iba yung amoy. So kailangan lagi siyang malabnaw ang ihi para yung bacteria mabawasan. Hindi magkumpulan yung bacteria, mailabas ng katawan. Actually, sa mga mild UTI sa babae, yung mga konting-konting infection lang ng babae sa UTI, nakukuha na ng 2 basong tubig. 2 basong tubig iinumin, minsan kaya na isang flush ng ihi, mawawala ng UTI kahit hindi na uminom ng gamot. Yes. Tapos number 2, makakatulong ang probiotics. O pwedeng in-capsula, pwede rin sa pagkain, katulad ng lactobacillus, ano? Kasi yung good bacteria, nilalabanan niya yung mga bad bacteria. So dito nakakatulong yung mga yogurt. So pwede yogurt, pwede Yakult, pero kung gusto nyo, meron mga probiotic talaga na nabibili na supplement. Yes. Mga 5 billion units. Yung 500 million units na mas marami, mas malakas. May tulong po yun. Yes. Number 3, yung mga pagkain ng berries. Sa abroad kasi, meron silang cranberry. So tayo dito sa Pilipinas, pwede na rin ho yung strawberry at apple kasi meron yung mga flavonols. Sila yung lumalaban doon sa bacteria. Tapos number 4, anong antibiotics ang pwedeng inumin? Ito ho yung mga nire-reseta ng doktor. Bibigyan ko lang ho kayo ng example. Mga ciprofloxacin, ofloxacin, amoxicillin, cefalexin. Number 5, pwede ba tayo? Pero hindi nila pwede bilhin basta-basta. Yes, yan ang reseta. Problema. So, binigay ko lang yung pangalan ng antibiotics. Normally, 3 days. Minsan, 3 days, kuha na eh. Yung malala, 7 days. Pero, kailangan, papacheck mo na kayo na urinalysis. Malinis na urinalysis, makita talaga may UTI, tawag nyo sa doktor, malamang ito bibigay na antibiotic. Hindi pwede basta-basta inom lang ng walang test. Kasi baka mamaya yung sakit ng ihi mo, ano lang, nagpipigil ka lang o baka naipit lang. Diba? Hindi pwede kasi magiging antibiotic resistance. Hindi rin maganda yung inom ng antibiotic. Okay. Next po natin. Pwede ba tayong uminom ng vitamin C? Actually, pwede po tayong kumain ng mga pagkain mayayaman sa vitamin C katulad ng mga dalandan, ng mga calamansi. Pero, yun po ang sabi ng Johns Hopkins. Pero, kung iinom po tayo ng tableta, siguro hanggang 1 tablet lang, huwag naman ho nating sosobrahan. Huwag hong maraming tableta ang pag-inom ng vitamin C. Tapos number 6, paghugas. Makakatulong ang paghugas ng maselang bahagi ng katawan, mga pababae, mga palalaki. At saka pagkatapos hong dumumi, kailangan ho yung puwitan natin, hugasan din natin ng tubig at sabon
kasi nga po yung E. coli ay galing sa puwitan. Ngayon, meron bang kaugnayan ang pagtatalik sa pagkakaroon ng UTI? Meron po. Kaya ipinapayo, iinom ng tubig bago magtalik o pagkatapos magtalik. Tapos, maghuhugas din ho ng maselang bahagi ng katawan, babae at lalaki, bago magtalik at pagkatapos magtalik. Ang pinakamahalaga, pagkatapos magtalik, may tinatawag na honeymoon cystitis. So, pagkatalik, bukod sa pag-inom ng tubig, paghugas, napakahalaga, tandaan, umihi. Okay? Inom na maraming, bago matulog, tapos magtalik, umihi. Kasi kailangan ma-flush out mo yung bacteria. Siyempre, kahit papano may pumasok dun. Kung sa lalaki man o sa babae. So, dapat umihi bago matulog. Yes, kaya natin kayo pinapainom ng tubig para maihiho kayo. Mm-hmm. Tapos, sa kababaihan naman, kapag may regla or menses, magpalit ho ng madalas ng sanitary napkin. Tapos, pag nagpapalit, maghuhugas din ho ng puwerta. Ngayon, dun sa mga may anak na maliliit at saka may babies, palitan ho ng madalas ang kanilang diapers o lampin para hindi ho sila magka-UTI. At ganoon din po, huhugasan ng sabon at tubig para hindi ho sila magka-UTI. Okay? Pagdating naman sa underwear, syempre gusto natin maluluwag na damit at cotton underwear. Kung may pagkakataon magpalit ng underwear, 2 to 3 times a day. Ayaw natin yung nylon tsaka yung pad. Basta ayaw natin mga masisikip para hindi ho maging laging moist dun sa maselang bahagi ng katawan. Ngayon, pagdating ho dun sa, kung meron hong malapit na laboratorio sa inyong bahay, mura lang naman ho ang urinalysis. Magpa-urinalysis, ang hinahanap ho dun yung white blood cell, kung merong bacteria, at saka kung merong dugo dun sa inyong ihi, mababasa nyo naman yon. At kung tumawag kayo sa doktor, yung doktor nyo, maaari rin ho siyang maghingi ng culture and sensitivity para ibagay ang irereseta niya sa inyong antibiotics. Kaya dun ho importante yan. Kasi pwede naman ho kayong pumunta sa laboratory para sa urinalysis at culture and sensitivity. At isa pa nating tip, huwag ho kayong magpipigil ng ihi. Kung kailangan hong huminto sa inyong ginagawa, mag-CR muna kayo. Huwag pigil ng pigil. Ngayon, pagdating naman sa mga pagkain, sabi naman ng Oxford Clinic, pwede daw magdagdag tayo ng kinakain nating bawang kapag may UTI kasi ito ay panlaban sa bladder infection. So, nakakatulong din daw. Tapos, pwede bang kumain ng saging? Meron ding nagtanong kapag may UTI. Ang sagot naman ng American Urological Association, pwede naman kasi bladder-friendly daw ang saging. Kasama na rin dito yung mga patatas, kalabasa, at green beans. Paalala ho sa mga buntis, lagi hong nag-UTI ang mga buntis sa first trimester, second trimester, third trimester. Kaya importante ho na yung mga tips na sinabi natin ay gagawin ninyo. Okay, yung mga tips natin para lang to sa simpleng UTI o yung tinatawag na cystitis o lower UTI, masakit umihi sa dulo ng ihi. Pero merong pyelonephritis, yung upper UTI, yung mas malala, yung sinasabi ni Doc Lisa na nilalagnat, masakit dito sa tagiliran, sa likod pag tinatap mo. Pag umakyat na yung infection mula sa pantog, umakyat na sa kidneys, kadalasan din nadala sa ospital, binibigyan ng antibiotic sa swero kasi mas serious itong infection. Sana po nakatulong itong video. God bless you.